ng pag-abag sa puso mo. Kung siya ang maghahari, sigurado ang tagutan ko sa kanya. Kung di ka hihiwalay, hindi ka na may alay ang aking buhay. Di ka magsisisi, panalo ka. Subuhan mo ang Diyos ang tuwing gabay upang sa nangapagsubok ay magtagumpay. Mga kaibigan, nandito na naman tayo sa usaping kamangha-mangha sa buhay ng isang boksingero, na kung saan ang kanyang naging laban ay patuloy na pinag-uusapan sa mundo ng boxing. Bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, kung ikaw ay bago pa sa aking channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe at bell button para updated ka sa mga susunod nating videos. Tandaan po natin, sa mundo ng boxing ay may nananalo at may natatalo. Pero itong ating pag-uusapan ngayon ay isang boksingerong hindi pa nakatikim ng pagkatalo. Oo, simula nang nagumpisa ang kanyang karera sa boxing, ang kanyang mga panalo ay kamangha-mangha. Sa katunayan, lahat ng kanyang laban ay via TKO o technical knockout. Huwag na nating patagalin, mga kaibigan. Ang boksingerong aking tinutukoy ay si Edwin Valero, isang professional na boksingero na taga Venezuela. Siya ay nag-set ng record na 27 wins at lahat ng ito ay via knockout. Siya ay undefeated former world champion in two weight classes bilang WBA super featherweight title from 2006 to 2008 at WBC lightweight title from 2009 to 2010. Siya ay napaka-agresibong boksingero at sobrang lakas pagdating sa suntukan. Sa katunayan nga, si Valero ang nag-iisang kampyonato sa 30th kasaysayan ng WBC na nanalo ng knockout sa kanyang karera. Noong February 25, 2006, si Valero ay nakasungkit ng bagong world record sa pagkapanalo ng 18 fights bilang professional via first round knockout. Pambihira ito, mga kaibigan, si isang boksingero, at nabreak niya ang record ni Arthur Suskind na nagset noong 1905. At nasundan din ito ni Tyron Bronson, pero hindi ito tinanggap ng mga boxing experts dahil ang mga nakalaban niya ay mga mababang uri ng boksingero. Isa lang sa 19 ay nakapagtala ng record at ang 6 ay hindi pa nanalo sa kahit isang laban. Dahil sa kanyang pambihirang lakas at perpektong knockout, si Valero ay naging cult sensation sa kanyang komunidad. Ang kanyang pangalan ay naisama sa Dog Fisher of the Ring magazine. At regular na sinubaybayan ang kanyang mga workouts at sparring sessions. Ang kanyang unang world title noong August 5, 2006, hinarap niya ang WBA Super Featherweight Champion na si Vicente Mosquera. Parehong malalakas ng boksingero. Sa umpisa pa lang, pinakita na ni Valero ang signature fashion nang patumbahin niya ang kampiyon ng 2 beses sa isang round. Gayunpaman, si Mosquera ay nakabawi nang mapatumba niya si Valero sa 3rd round na siyang unang knockdown ni Valero sa kanyang karera. Pero nanatili siyang matatag at malakas hanggang umabot ng 10 rounds nang itinigil na ng referee ang laban dahil sa suntok na tumatama kay Mosquera, nasanhi ng kanyang pagkatalo via technical knockout. Didipinsan din ng ating bida ng 4 beses ang kanyang titulo na siya namang nagpaangat ng kanyang timbang at sa huling dipinsa niya sa 7th round nang mapatumba niya si Takehiro Shimada ng Tokyo noong June 12, 2008. Noong September 3, 2008, sinubukan din niyang masungkit ang WBC lightweight title sa kalabang si Antonio Pitaloa ng Austin, Texas. Ito ang unang laban ni Valero sa United States simula noong 2003. Pero hindi nagtagal ang laban. Pinatumba niya si Pitaloa sa loob lamang ng 49 seconds sa 2nd round. At sumunod na laban ay sa kanyang hometown sa Venezuela, kung saan matagumpay niyang nadipinsahan ang WBC lightweight title via TKO
victory over Hector Velasquez sa loob lamang ng 7th round. At ang kanyang pangalawa at huling depensa sa kanyang titulo ay nang makalaban niya si Antonio Di Marco ng Mexico. Sa kanilang laban ay nagtamo ng sugat sa kanang mata si Valero sa hindi sinasadyang natamaan niya sa balikat. Pero hindi niya alintana at patuloy lang kanilang bakbakan hanggang mapasoko niya si Di Marco sa 10th round. Ito na ang pinakahuling laban ni Valero. Sa gitna ng kanyang tagumpay sa boxing, noong 2001 ay nagkaroon ng matinding aksidente sa kanyang motor dahil sa hindi pagsusot ng helmet, at ito'y naging dahilan kung bakit hindi siya pinayagang makasali sa bigating laban. Pero tila nakajakpat ang ating bida nang pinapirma siya ng 12 pro fight contract sa ilalim ng Golden Boy Promotions ni Oscar De La Hoya. Pero noong January 2004 ay hindi pumasa ang kanyang MIR test na sanhi ng pagkadugo ng kanyang utak nung siya'y naaksidente. Kaya hindi siya pinayagang lumaban sa US. Pero hindi ito ang dahilan para tumigil ang kanyang karera, dahil pwede pa rin siyang lumaban sa ibang bansa. Alam nyo ba na gustong makalaban ni Valero si Manny Pacquiao, ang ating pambansang kamao? Marami na sana nag-aabang na magsagupa ang dalawa sa loob ng ring, dahil halos magkapareho silang agresibo pagdating sa labanan. At masasabi mong sulit panoorin ang ganitong klaseng laban. Kaya lang mga kaibigan, sa kanyang pagiging mabagsik na isang boksingero, sa loob ng ring ay tila nadadala niya ito sa labas. Napabalitaang sinasaktan niya ang kanyang ina at kapatid na babae. Pero ito'y pinagtakpan para lamang hindi masira ang kanyang career at tuloy ang laban bilang professional na boksingero. At sa di inaasahang pagkakataon, noong April 18, 2010, nag-check-in si Valero at ang kanyang asawa na si Jennifer Carolina sa isang hotel sa Valencia City. Noong panahong yon, nagkaroon sila ng matinding pag-aaway. At dahil doon ay nasaksak niya ito ng 3 beses na siyang dahilan ng pagkamatay nito. Nang pababa siya sa hotel ay inamin niya sa mga securities at mga pulis na pinatay nga niya ang sarili niyang asawa. At may nahon naman siyang sumama sa mga otoridad nung araw na iyon. Makalipas lang isang araw mga kaibigan sa kanyang pagkakulong sa di inaasahang pangyayari, ay nakita si Valero na nakasabit sa loob ng kulungan. Hinihinalang siya'y nagpakamatay gamit ang pantalon na itinali niya sa kanyang leeg. At dito nagtatapos ang historia sa buhay ng isang boksingero na si Edwin the Dynamite Valero. Para sa iba pang kwento ng mga boksingero sa ating mundo, maaari nyo lang i-click ang iba pang videos na nakikita nyo sa screen. Sa susunod ulit mga kaibigan, maraming salamat po sa panonood.